Good morning, baby ko! Masiglang bati ni Jack. Kaagad naman na napairap si Elise. Kakapasok niya pa lang sa opisina. Ito kaagad ang bumungad sa kanya. Baby mo mukha mo. Walang maganda sa umaga ko, Jack. Kung ikaw lang din naman ang una kong mabubungaran sa umaga. Pagtataray niyang sagot dito. Ba't naman ang sungit ng asawa ko? Binabati lang eh. Sagot naman ni Jack. Malinis itong tignan sa suot nitong pink na long sleeve na pinaresa ng sky blue na necktie. Ang pambaba naman ito ay isang kulay khaki na pants na mas lalong nagdedepina sa katangkaran ng binata. Ngunit wala pa rin makakapagpabago sa isip ni Elise. Isa pa rin itong ungas na sisira na naman sa araw niya. Kumain ka na ba? May dala akong almusal. Baka gusto mo. Giit ulit nito. Sinundan siya nitong maglakad hanggang sa makarating na siya sa cubicle niya. Pwede ba, Jack? Busy ako at ang dami kong ipuproofread at i-edit na mga manuscript. Kaya wala akong panahon sa kalokohan mo. At oo, tapos na akong mag-almusal. So save that for your lunch. Pairap na sagot ni Elise sa binata bago ito padarag na umupo sa swivel chair. Isang proofreader at editor ng mga manuscripts si Elise sa pinagtatrabahuan nilang publishing company. Habang si Jack naman ay ang kanilang graphic artist na gumagawa ng book cover sa librong nilalabas nila. Si Jack ang isa sa pinaka-iinisan niyang tao sa opisina para itong galamay ni Satanas na ipinadala galing impyerno para bisitin at guluhin lamang ang buhay niya. Bukod sa makulit at madaldal ay lantaran din itong pinapahayag ang pagtingin nito sa kanya. Bagay na ayaw niya. Gwapo naman ang binata, matangkad, maayos at magaling makisama. Pero hindi alam na Elise kung bakit umiinit ang dugo niya sa lalaki. Talagang ayaw niya lang dito. Ultimo paghinga nito ay naiinis siya. Pinagtimpla pala kita ng kape. Nakangiting sambit ni Jack sa kanya at sinandal ang siko sa cubicle niya sabay lapag nito ng umuusok na kape sa kanyang harapan. Hindi ako nagkakape. Pairap niyang sagot. Eh di gatas. Sabay lapag din ito ng gatas sa mesa niya. Di rin ako nagagatas. Sagot niya at di man lang tinapunan ng tingin ng binata. Eh di tsokolate. Nakangisi nitong sabi na parang wala siyang takas dito. Jack, kung tapos ka na sa trabaho mo, pwede bang iba na lang yung disturbuhin mo? Kasi ako, busy ako. Kita mo tong sandamakbak na mga files na to? Sabay pindot na Elise sa mouse upang mag-scroll down sa monitor. Ipo-proofing ko yun lahat. Alam mo kung anong oras ako nakauwi kagabi? Alas 10 na dahil sa dami kong ginagawa na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matapos-tapos. Kaya please lang, lubayan mo muna ako kahit ngayon lang. Inis niyang sabi habang problemado din sa mga gagawin niya. Ganun ba? Mahina nitong sabi. Sige, mamaya na lang. Galingan mo ah, para sa future natin. Pinasigla ng lalaki ang boses nito at ang flying keys pa na ikinairap ulit ni Elise. Kaagad namang umalis si Jack na ikinabuntong hininga ni Elise. Napamasahe na lang siya sa kanyang sentido at napasandal sa upuan. Relax girl, umagang-umaga high blood ka na naman. Giit ng kaimigang si Joanne na napadaan sa cubicle niya. Sino bang hindi maha-high blood? Ang aga-aga nangungulit agad. Kitang busy-busy yung tao eh. Inis na sabi ni Elise. Bakit pa kasi ang init-init ng dugo mo kay Jack? Eh wala namang ginagawang masama yung tao sa'yo. Hindi ko rin alam. Basta, naiirita ako sa kanya. Ang kapal kasi ng apog ng lalaking yun. Ipagkalat ba naman sa mga kaopisina natin na in love na daw ako sa kanya? At gwapong-gwapo daw ako. Inis niyang sabi dito. Maloko lang talaga yung si Jack. Pero mabait naman yun at magaling makisama. Intindihin mo na lang na kaya siya nagpapapansin kasi gusto kanya. Giit nito. Eh di sa'yo na lang. Basta, naiinis ako dun. Mukha pa lang nun parang gusto ko ng sakmalin. Sagot niya naman. Sira? Gwapo naman si Jack ha. Putol ng kaimigan at tila nang iisip. Pero loyal ako dun sa kaimigan ng EIC natin. Kinikilig na sabi nito. Handi talaga. Wow! Nagsalita rin ang kulang na lang na magmukhang espasol ang mukha
kakapulbo at tadtad ng liptint ang labi pag tinatawag ni Chief. Sinong mas malandi sa atin ngayon? At least, ako, walang jowa ang crush ko. May chance. Ikaw ba? Asar niya dito. Ingrata ka talaga. Pinapaalala mo pa. Asik ng kaibigan sa kanya na ikinatawa niya. Matagal ng crush ni Elise ang editor-in-chief nilang si Cedric. Bukod sa gwapo na ito ay mabait pa at napaka-gentleman. Bagay na di magagawa ni Jack dahil wala naman itong ibang kayang gawin kung hindi kulitin at sirain ang araw niya. And speaking of sa lalaking yun, natitiyak na Elise na manggugulo na naman ito dahil sa lunch break na. At hindi nga siya nagkamali. Isang masarap na pananghalian para sa mapapangasawa ko. Giit nito sabay lapag ng Tupperware sa mesa niya. Napaangat ng tingin si Elise sa binata. At kumindat naman ito sabay ngiti na ikinalitaw ng mga dimples nito. Tikman mo, niluto ko yan. Tsaka masarap. Kindat ulit nito sa kanya. Di ka na sana nag-abala. May baon naman ako. Pagsusungit niya ulit dito. Sige na. Pinaghirapan ko yan tapos babaliwalain mo lang. Nakanguso nitong sabi. Ipapaalala ko lang sa'yo, Jack, na last time na kinulit mo akong tikman ng niluto mo na hindi mo naman luto kasi alam kong binili mo lang yun, ay isinugod ako sa ospital dahil allergic ako sa mani. Paalala niya sa lalaki. Promise, wala na to. Nilista ko sa notebook ko lahat ng allergic ka at ayaw mo. Diba? Allergic ka sa mani at seafood. Tsaka ayaw mo sa karning manok at baboy. Kaya eto, nilutuan ka ta ng Bicol Express na sinahugan ko ng karning baka. Alam kong mahilig ka sa maanghang. Di man aminin ni Elise, pero may kung anong dumagan sa puso niya dahil may tao palang kinakabisado ang mga ayaw at gusto niya. At dun pa talaga sa taong kinaiinisan niya. Tsaka ako na talaga yung nagluto nito. Niluto ko to ng may pagmamahal at pag-iingat sa kalusugan mo. Giit nito na ikinataas ng kilay niya. Napatingin si Elise sa kamay ng binata na puno ng bandage. Kaagad naman yung ibinaba ni Jack at itinago sa likuran. Siguraduhin mo lang, Jack. Pag ako sinugod sa ospital ulit, ikaw ang susunod sa Jack ng Titanic. Banta niya dito sabay bukas ng Tupperware at nagsimula ng kumain. Masarap ba? Nakaabang na tanong ni Jack sa kanya. Umuya ulit si Elise sabay subo ng kanin at nilunok tsaka napatangutango. Masarap. Nakatsamba ka ata. Giit niya. Lihim naman na nagdiwang ang kaloob-looban ni Jack dahil sa narinig. Anong samba? Magaling talaga akong magluto. Giit naman ito. Napangiwi na lang si Elise nang maalala nung minsan na magpresentang magluto si Jack para magpakitang gilas sa kanya nung nakaraan nilang team building sa isang beach resort. Kung saan parang dagat na ang tinolang isda nito sa sobrang alat. Baka nilagyan mo to ng gayuma ha? Mumumuyang sabi naman ni Elise. Gayuma ka dyan. Kahit walang gayuma, natitiyak kong maiinlove ka pa rin sa akin. Mayabang na sabi naman ito. Sige, idinulo mo pa sa sarili mo. Total, yan naman yung hobby mo. Pairap na sagot naman ni Elise. Sa kabilang banda na may buong oras na nakangiti si Jack habang nakahiga sa sofa ng kaibigan sa loob ng opisina nito. Bukod sa pinuri kasi ng mahal niya ang luto niya, ay yun din ang pinakamahaba niyang interaksyon at pakikipag-usap sa dalaga. Bro, tama na! Kumingiti ka ng mag-isa. Delikado na yan. Punasa kanya ni Cedric, ang EIC nila. Shit, bro. Mukhang kailangan kong magdoble kayod para sa future namin. Nasarapan siya sa luto ko. Nakangiting sabi ni Jack sa kawalan. Baliw. Pinuri lang yung luto mo pag-aasawa na agad yung naiisip mo. Tsaka pang 10 beses mo na yung sinabi sa akin. Oo na, pinuri na ang luto mo. Pero di naman mahitsurang kamay mo sa dami ng paso't hiwa. Sabay banat ng kaibigan. Siyempre, dapat advance tayong mag-isip. Tsaka di bali ng magkasugat-sugat at paso. Worth it naman lahat. Nakangiti na sabi niya ulit. Nga pala, biglang nagbago ang ekspresyon ni Cedric. Tumawag pala si tita kanina. Impurma sa kanya ng kaibigan na ikinabago rin ang ekspresyon niya. Nangungulit na naman siya tungkol sa kumpanya. Tanong niya na ikinatangon ng pinsan.
si Jack ay nanggaling sa sikat na pamilya ng mga Saad Vera na nagmamay-ari ng pinakamalaking printing company sa buong bansa. Ang totoo niyan ay pumasok lang siya sa branch ng kumpanya nila na pinamamahalaan ng pinsan niyang si Cedric upang masilayan lang ang dalaga. Simula kasi nang makilala ito ni Jack nang mag-apply ito sa kumpanya, ay nakuha na agad nito ang atensyon niya. Kaya, kinulit niya agad ang pinsan na magtatrabaho siya sa kumpanyang pinamamahalaan ito para lang makasama ang dalaga. 10 buwan ka na dito. May mga kumpanya ding nag-aantay sa'yo. Napamahalaan mo, lalo na't matanda na si Tito. Paalala ng pinsan sa kanya. Mananatili ako dito ng 2 buwan. Liligawan ko muna si Elise. Sagutin niya man ako o hindi, babalik agad ako. Giit niya dito. Bro, yan naman palagi yung sinasabi mo. Ang dami naman dyang ibang babae na nagkakandara pa sa'yo. Ba't mo pa rin pinipilit yung sarili mo sa taong ayaw naman sa'yo? Gusto ko eh. Hindi. Mahal ko na pala. Anong magagawa ko? Mahinang wika niya. Bro, alam mo namang pinutulan ka ng mga cards. Tsaka ang mga sweldo mo, binibigay mo sa sweldo ni Elise. I mean, wala namang kaso sa akin yun. Kasi kaya naman kitang buhayin. Pero nababahala lang ako sa mga kumpanya na pinaghirapan ni Tito. Sabay tapik ni Cedric sa balikat niya. Sige bro, I'll try my last resort kay Elise. Kung di ko pa rin sa mapaibig, siguro kailangan ko nang magising sa katotohanan na wala talaga akong pag-asa sa kanya. Gabi na pero di pa rin matapos-tapos na Elise ang manuscript na pinuproofread niya. Ito na ang huling manuscript. Pero nasa chapter 10 pa lang siya. Minasahin niya na rin ang ulo niya para mawala ang antok. Gabi na, ba't nandito ka pa? Tanong ni Jack sa kanya. Eh ikaw nga nandito pa rin eh. Pagsusungit niya dito. Tinapos ko lang yung huling book cover na ginawa ko. Uuwi na rin sana ako pero nagulat ako na maabutan pa rin kita dito. Di ka na nasanay. Sa trabaho namin, puyata naman talaga kami dito. Humihikap na sagot ni Elise sabay inat ng mga braso niya. Pwede mo naman niyang dalhin sa bahay niyo at dun tapusin. Mukhang pagod ka na. Suhestyon ni Jack. Wala akong laptop eh. Tipid na sagot niya. Kulang pa nga ang mga sinasahod niya na pambayad sa tubig, kuryente at weso ng kapatid. Pati maintenance pa ng mama niya. Kaya wala na siyang sapat na pera para pambili ng laptop. Okay na sa kanya mag-overtime. May masasakyan pa rin naman siya pa uwi. Ipapahiram ko muna sa'yo yung laptop ko. Kung gusto mo, sa'yo na lang. Wow! Kung makapagbigay ka ng laptop, parang ulam lang ah. Huwag ka nang mag-abala. Kaya ka naman itong tapusin ngayon. Sagot niya. Pero gabi na. Ituloy mo na lang yan bukas. Mas importante pa din ang kalusugan mo. Giit ng binata. Wow, Jack ha. Tuminu ka atang kausap ngayon. Ano bang nakain mo? Tanong ni Elise dito at pumipikit-pikit na ang mata. Dahil hindi naman siya mahilig magkape ay wala siyang pangontra sa antok. Wala naman. Attention mo lang naman, sapat na. Sagot naman ito at ngumisi. Ah, talaga ba Roberto? Giit ni Elise at tuluyan ang bumagsak sa mesa nito at nakatulog. Napailing at natatawa na lang na nilapitan ni Jack ang natutulog na dalaga. Lumapit siya dito at tinitigan ang maamo nitong mukha. Ang amo mong matulog. Pero paggising ka, paara kang tigre. Giit ni Jack at inipit sa gilid ng tenga nitong iilang hibla ng buhok. Buti na lang mahal kita. Kaya kaya kong tiisin yung pagiging Amazona mo. Bulong niya ulit. I only have 2 months to prove myself to you. Kung ayaw talaga, kung hindi talaga pwede, tatanggapin ko na lang siguro na hindi talaga tayo para sa isa't isa. Napailing si Jack sa naisip. Pero syempre biro lang yun. Gagawa ako ng paraan sa loob ng 2 buwan. Ipipilit ko. Papagurin ko ang sarili ko para patunayan lang kay Lord na tayo talaga ang para sa isa't isa. Chucklist lang forever. Bulong niya habang hinahaplos ang pisngi ng dalaga. Kaagad na niligpit ni Jack ang mga gamit ni Elise, sabay sinukbit ang bag nito. Sunod naman niyang kinarga ito na naka-bridal style. Oh,
na paano yung asawa niyo, sir? Biro naman ng security guard nila na si Manong Lando. Kulit ng misis ko, kuya. Hilig mag-overtime. Eto, bagsak. Tulog. Sige, kuya. Mauni na kami. Paalam ka agad ni Jack dito. Ingat kayo, sir. Sabay saludo nito. Ikaw din, Manong Lando. Kaagad niyang tinungo ang parking lot kung saan nakaparada ang kanyang kotse. Kahit nahihirapan ay pilit niyang inabot ang susi sa bulsa at minuksan ang kotse. Dahan-dahan niyang nilapag si Elise sa backseat. Pero sa kamalas-malasan niya ay natapilok siya at nasubsob ang mukha niya sa dibdib ng dalaga. Shit! Gulat na sabi niya. At tiyak na kung gising ang dalaga ay kamao ang aabutin niya dito. Napa-sign of the cross na lang siya. Lord, di ko po yun sinasadya. Bulong niya at inayos ang pagkakahiga ng dalaga. Saka pumunta sa driver's seat at pinaandar na ang kotse. Naalimpungatan si Elise nang nakaamoy siya ng isang panlalaking amoy. Kaagad niyang idinilat ang mata. Sa gulat ay kaagad na nasapak niya si Jack nang mapansin na malapit na ang mukha nito sa kanya. Shit ka! Gulat na sigaw niya dito. Balak mo ba akong halikan? At bakit nandito ako? Kinidnap mo ba ako? Ungol ni Jack habang sapu-sapu ang panga niyang nasapak. Sumagot ka! Tarantang sabi niya. Hinatid lang kita sa inyo. Kumalma ka nga. Giit ni Jack. Napatingin si Elise sa labas at nakita niya ngang nasa tapat na nga sila ng bahay nila. E ba't ang lapit-lapit na mukha mo kanina? Balak mo pa ata akong pagsamantalahan, no? Mahinang sabi niya dahil maging siya ay nahihiya na rin sa inasal. Tinanggal ko lang yung seatbelt mo, okay? Wala akong planong ibang masama. Kung gusto mang katanghalikan, dapat sa kasal natin sa harap ng altar. Balik na sabi ni Jack. Aba, may gana ka pang mangloko ha. Inis na sabi ni Elise at hinubad na ang seatbelt saka lumabas ng kotse nito. Wala man lang pa goodbye kiss. Or thank you man lang kasi hinating kita. Sakit naman sa puso, misis ko. Maktol nito at hinawakan pa ang dibdib na tila na sasaktan. Tung kamao ko? Ito ang lalapat dyan sa nguso mo kung hindi ka patitigil. Banta ni Elise dito, sabay pakita ng kamao nito. Elise anak, ang iingay niyo dyan. Nakakabulabog kayo ng kapitbahay. Giit ng ina ni Elise na lumabas pa ng bahay para tingnan ang ingay. Ma! Wala po yun ma. Hinatid lang po ako ng... Bahagya siyang tumigil para mag-isip ng ipapalusot. Sabihin mo asawa mo. Bulong ni Jack, kaya kinurot niya ang tagilidan nito na ikinaiktad naman ng binata. Umayos ka. Bulong na banta niya dito. Hinatid lang po ako ng kaibigan ko, ma. Gabi na kasi. Oo, tama. Kaibigan ko. Ganun ba? O siya, salamat pala sa paghatid sa anak ko, ha, iho? At nakauwi siyang ligtas. Nakangiting sabi ng ginang kay Jack. Walang anuman po, mama. Ay, este, tita. Kaagad namang bawi ni Jack na makitang sinamaan na siya ng tingin ni Elise. Ma, ba't naman kayo lumabas? Maginaw dito at parang uulan pa ata. Baka maambunan kayo, magkakasakit pa kayo. Nababaha lang sabi ni Elise sa ina nito. Di kasi ako makatulog dahil di ka pa nakakauwi. Tsaka may narinig akong ingay sa labas. Kaya tiningnan ko baka ikaw. Sagot naman ang ina nito. Nang makapasok na sila sa balkonahe, ay tsumempo naman na bumagsak ang malakas na ulan. Naku iho, mababasa ka. Sumilong ka muna dito. Giit ng ina ni Elise kay Jack. Kaya agad naman na tumakbo si Jack at pumasok sa balkonahe. Maraming salamat po. Nakangiting sabi ni Jack. Halika, pagsipasok muna tayo. Malamig dito sa labas. Dito ka muna magpalipas ng ulan iho. Delikadong bumiyahin ng malakas ang ulan. Okay lang ko ba? Naku, baka makaabala pa po ako. Nahihiya namang sabi nito. Naku, huwag ka nang mahiya. Bilang pasasalamat na rin sa paghatid mo sa anak ko. Ma, umakyat ka na't matulog. Masyado nang malalim ang gabi. Ako na ang bahala kay Jack. Nainom na ba yung gamot mo, ma? Sunod-sunod na tanong ni Elise. Tapos na. O siya, maiwan ko na kayo at matutulog na ako, ha? Giit ng ginang at nginitian si Jack
Sige po, tita. Good night po. Sagot naman ni Jack hanggang sa makapasok na ang ginang sa kwarto nito. Wow, feel at home ka ha. Giit ni Elise habang nakikita si Jack na komportabling nakaupo sa munti nilang sofa. Siyempre, nagpa-practice lang kapag titira na tayo sa iisang bahay. Nakangising sabi ng binata. Pumulot ng ulan si Elise at kaagad na hinampas sa lalaki. Kanina ka pa dyan sa kalandian mo ha? At paano mo naman nalaman na dito palang bahay namin, Aber? Tanong niya dito. Siyempre, para alam ko kung saan ako aakyat ng ligaw at mamamanhikan. Nakangisi namang sagot ulit ni Jack. Napahilot na lamang sa sentido si Elise. Wala na talagang pag-asa ang lalaking to na tumino. Puro na lang kalukuhan. Ipagtitimpla muna kita ng kape para mainitan ka. Dito ka lang ha. Utos niya dito at kaagad naman na pumunta ng kusina. Naghanap siya ng matitimpla. Hindi naman kasi siya mahilig sa kape. Kaya yung mga iniinom na lang ng mama niya ang tinitimpla niya. Kung lagyan ko kaya to ng lason, pabiru niyang sabi habang nilalagyan ng pinakulo ang tubig ang hinahandang kape. Huwag naman! Paano lalaganap ang lahi ko nito? Giit ng boses sa likuran niya. Ay! Gulat na gulat niyang sabi at siniko ang siya ng nasa likuran niya dahil sa pagkabigla. Aray! Ungol nito. Kanina mo pa ako binubugbog ah! Reklamo ni Jack. Pasensya na! Ikaw naman kasi eh! Di ba sinabi kong sa sofa ka na muna? Tigas naman kasi ng ulo mo. Eh di ko malalaman na may bala ka palang patayin ako. Pinag-cruise naman ni Elise mga braso niya. At sa tingin mo seryoso ko? Anong mapapala ako? Tanong niya dito. Siyempre, mawawalan ka na ng poging future husband. Sabay kindat nito. Alam mo, magkape ka na lang para mainitan niyang utak mo. Ang dami mong alam. Sinabing dong ka lang eh. Inis niyang sabi. Eh takot ako, baka may multo. Ang laki-laki ng katawan mo, takot ka sa multo? Di makapaniwalang sambit ni Elise. Siyempre, takot din ako na mawala ka. Asar na naman ito, kaya napairap na lang si Elise. Inumin mo na nga yan. Sabay padarag niyang lagay ng kape sa mesa at nagmarcha na patungo sala. Mrs. Ko, ang init pa nito. Eh di ihipan mo, problema ko ba yan? Nagngingiting pinagmasda naman ni Jack sa Elise habang papunta ito sa sala. Napailing na lang siya habang kinuha ang tasa ng kape at sumunod dito. Gustong gusto niya talagang inaasar ang dalaga. Ang cute kasi nitong tignan kapag umuusok na ang ilong nito, sa galit, at nagkakasalubong na ang kilay. Siguro kung magkakaanak kami ng babae, mamamana nito ang kanyang ugali. Giit ni Jack sa sarili, ngunit agad ring napailing. Di pa nga maaayos ang pakikitungo nito sa kanya, pero anak na agad ang kanyang iniisip. Di pa rin tumitila ang ulan. Giit ni Elise habang nakamasid sa labas ng bintana. May bagyo ata. Hay, mukhang wala din naman akong choice. Kung hindi dito ka patulugin. Kahit nakakaasar ka, may puso pa rin naman ako. Maktol niyang sabi. Huwag na lang kung labag din naman pala sa kalooban mo. Ang OA, dun ka sa kwarto ni Kuya matutulog. Tatlo naman ang kwarto namin dito. Maligo ka muna, kukuha lang ako ng damit na magagamit mo sa itaas. Giit niya dito. Tatapusin ko lang muna tong kape. Nga pala, saan nga pala yung CR niyo? Tanong nito. Nasa may kusina, lumiku ka lang. O ayan, tuwalya mo. Sabay abot niya ng puting tuwalya dito. Kaagad ring umakyat ulit si Elise at nangalkal ng mga damit ng kuya niya sa aparador na sa tingin niya ay kakasya kay Jack. Bumaba kaagad siya at nabungaran niya ang lalaki na kakalabas lang at nakatapis na ng puting tuwalya. Namumutok ang katawan nito sa muscle at tumutubo pa ang iilang butil ng tubig sa leeg nito pababa sa abs. Ganda ba? Sa'yo lahat yan, pag mag-asawa na tayo. Nakangising sambit nito at nag-flex pa. Manyak! Namumulang sabi niya at binato dito ang damit, tsaka tumalikod. Aba-aba, eh sino ba tong pinagpipiestahan ng titig ang katawan ko ha? Nangaasar nitong sabi. Magbihis ka na nga. Kung hindi, sa labas ka ng bahay matutulog. Asar niyang sagot at tumakyat na. Pumasok agad si Jack sa kwartong tutulugan niya at sakto rin kakatapos lang ni Elise na bihisan ang mga unan. Ayan, mukhang kasya ka naman na sa kama. Pagtiisan mo na lang. Turan niya dito. Okay na to. Salamat. Nakangiting sagot ni Jack. Sige na, matutulog na ako. Matulog ka na rin. Bukas, maaga pa tayo. Good night. Elise!
giit ni Jack na ikinalingon niya. Ano? Ah, wala. Salamat. Ang sarap mo palang uwian. Seryosong giit nito. Nagsalubong ang kilay ni Elise dahil di naman niya maintindihan ang sinasabi nito. Huwag mo nang pansinin yun. Good night. Turan ulit ng binata. Naikinatangu niya at lumabas na ng kwarto. Kinabukasan ay nagising si Elise dahil sa bango ng isang bagong lutong ulam. Kaagad siyang lumabas, bit-bit ang tuwalya niya at natagpuan niyang isang lalaki na may hinahalo sa kawali habang nakataliko dito at nakikipagkwentuhan sa mama niya. Oh, gising ka na pala anak! Bati sa kanya ng ina. Good morning! Bati sa kanya ni Jack. Ang sarap palang kakwentuhan tong kaibigan mo anak. Tingnan mo, oh, nagpresenta pang magluto. Masayang sabi ng ina niya. Masarap din po akong maging manugang niyo, tita. Este, tong niluluto ko, masarap to. Kaagad namang bawi ni Jack nang samaan siya ng tingin ni Elise. Sige ma, maliligo muna ako. Paalam niya sa dalawa. Napabuntong hininga si Elise. Natutuwa siyang nakikitang masaya ang ina at may kakwentuhan. Dahil abala siya sa trabaho at palaging gabi nang nakakauwi, ay hindi niya masyadong nakakausap ang ina. Tanging kasama lang nito ay ang sinesweldohan niyang mag-alaga dito, na umuwi rin kapag gabi na. Ang dalawang kapatid naman niya ay nag-aaral sa kolehiyo. Tawanan kaagad ang bumungad kay Elise ng pagbaba niya pagkatapos magbihis. Naabutan niya si Jack na sinusubuan ang ina niya. Napangiti si Elise sa tagpong yun. O anak, halika na at makakain na tayo. Itong si Jack talaga, kaya ko namang sumubo mag-isa. Nakangiting sabi ng ina. Tita, okay lang po. Sagot naman ni Jack. Kunin ko muna yung gamot mo ma, nang makainom ka na. Tinungo agad na Elise ang ref at kinuha ang mga gamot nito tsaka dinala sa mesa. Elise, kain ka na. Yaya sa kanya ni Jack at pinaghandaan pa siya ng plato. Sige salamat, sabay na tayo. Yaya niya dito. Tapos na ako. Kumain na ako bago pinakain si tita. Sagot naman ng binata. O iho, tapos na naman ako. Maligo ka na para makapasok na kayo ni Elise sa trabaho. Ah, sige po tita. Hinanda ko na ang tuwalya at gagamitin mong pangligo. May damit na rin doon na pwede mong masuot. Bilisan mo ha, para di tayo malate. Giit naman ni Elise. Opo, misis ko. Bulong ni Jack nang dumaan ito sa likuran niya para di marinig ng ina. Baliw. Pairap niyang sabi dito na ikinatawa lang ng binata at dali-dali agad na umakyat sa itaas. Katrabaho mo ba yung Jack, anak? Tanong ng ina. Opo, ma. Graphic at layout artist namin siya sa pinagtatrabahuan ko. Siya po yung gumagawa ng cover ng libro at nagli-layout ng manuscript. Sagot niya. Napakabait na bata. Napakagalang rin at maalaga. Gusto ko siya. Tiyak na maswerte ang mapapangasawa ng batang yun. Giit ng ina habang nakatitig sa pinasukang kwarto ni Jack. Ah, opo ma. Marunong din makisama sa opisina. Maraming kaibigan din yun. Sagot niya na may bahid ng katotohanan. Sana bigyan mo siya ng pagkakataon na patunayan ang sarili niya sa'yo, anak. Nakikita ko naman kung gano'ng kaseryoso si Jack sa'yo. Natigilan si Elise sa pagsubo dahil sa sinabi ng ina. Ano pong ibig sabihin niyo, ma? Naguguluhan niyang tanong. Inamin sa akin nung bata na yun na gustong-gusto ka raw niya. Nanais kanyang ligawan. Pero humahanap siya ng pagkakataon. Papatunayan muna daw niya yung sarili niya para ipakitang karapat dapat siyang manligaw sa'yo. At ang una niyang gagawin ay humingi ng permiso sa akin na gawin yun. Sa susunod daw ay sa'yo naman siya hihingi ng permiso. At pinayagan niyo po? Oo naman, mabait si Jack at nakikita ko yun. Magiging mabait siyang nobyo o asawa sa'yo. Pero sinabi ko sa kanya na nasa sa'yo pa rin naman yung desisyon. Pero kung ano man yung mangyari, sinabi ko sa kanya na suportado ko siya. Giit naman ang ina. Habang nagsasalita ang ina ay tila pumasok sa isip ni Elise ang lahat ng mga pinagagawa ni Jack sa kanya. Ang pagbati nito sa kanya tuwing umaga at pagbibigay nito ng pangkain. Ito rin ang huling umuwi dahil sinisigurado nito na ligtas siyang makalabas ng opisina bago ito umuwi rin. Yun palagi ang iniisip ni Elise habang bumabiyahe sila ni Jack patungo sa opisina. Nandito na tayo. Giit naman ni Jack at napaigdad pa siya nang lumapit ito sa kanya at ito ang naghubad ng seatbelt niya. Amoy na amoy tuloy ni Elise ang shampoong ginamit nito. At mas lalo pang ikinagulat ni Elise ay nung tumingala
at ganangkal na lamang ang layo ng mukha nila. Amoy na rin niya ang napakabango nitong hininga. Jack, mahina nitong usal. Napailing si Jack na tila may winawaglit sa isipan. Tara na, malilit na tayo. Bulong nito at nauna nang lumabas tsaka pinagbuksan siya ng pinto. Himala ba to? Katapusan na ba ng mundo? Gulat na sigaw ng bakla nilang kaopisina na si Mike na makita silang dalawang magkasamang pumasok. Katapusan ng buhay mo, Mike, pag di ka tumigil. Ang OA ha, giit niya dito. Ang sungit naman ni Madam, sagot nito. Nagtungo kaagad si Elise sa cubicle niya at kaagad naman siyang nilapitan ng mga kaibigan para ususuhin. Huy, ano yun? Ba't may ganun? Pakikichismis ni Kath. Anong ano yun? Nakabusangot niyang sagot. Hello, magkasabay lang naman kayong pumasok. Kaninong mundo ang hindi magugulantang? Eh parang kahapon lang gusto mo nang ihagis yang si Jack sa ibang planeta sa sobrang pagkainis mo. Sambit naman ni Jane. Hinatid niya ako pa uwi kahapon, okay? Tas naabutan siya ng ulan, kaya doon na lang pinatulog ni Mama. Ganun lang yun. Sagot niya. Siguraduhin mo lang ah. Alam niyo, magsibalik na lang kayo sa cubicle niyo at magtrabaho. Pagpapaalis niya sa mga ito. Basta ako, maid of honor ako, bes ha? Kansaw naman ni Kat at patakbong umalis. Mga baliw. Natatawa niyang bulong saka nagpatuloy na si ginagawa. Good morning everyone. Maimportante akong iaanunso. Git ng EIC nila na si Cedric. Kaagad na nagsitayuan ang lahat at lumapit dito. Kaya tumayo rin si Elise at sumunod. Grabe ka makatitig ah. Matutunaw si Sir niyan. Tukso sa kanya ni Kat at pabirong kinurot ang tagiliran niya. Aray ko. Sagot naman niya. Hulo, ang OA, ang landi talaga, natatawang sabi ni Kat. So, we will have a 2-day team building activity this weekend, Saturday and Sunday. I want everyone to participate, so let's grab the chance para magpahinga at makipag-bonding sa kasamahan natin. For the activities, venues and other things, it will be further announced sa GC natin. Kagad naman silang naghiyawan lahat sa saya. Pak! For sure, magbe-beach tayo. Ihahanda ko na ang pangmalakasang swimsuit ko. Nai-excite na sabi ni Jane. Ako rin! Ihahanda ko na yung in-order kong 2-piece sa Shopee! Sabat naman ni Mike. Huy! Mahiya ka nga! Ang laki-laki ng katawan mo! Batok naman dito ni Kath. Hinggit ka lang no! Kasi pag nag-2-piece ka para kang kawayan na sinuotan ng bra. Asar naman ni John dito. Aba! Kung lunurin kaya kita doon, balyena ka! O sa, mag-aaway na naman ba kayo? Balik na tayo sa trabaho. Suway ni Elise sa kanila. Sa kabilang banda naman ay nasiyahan si Jack sa mangyayaring team building activity. Ayan, pinagbigyan na kita ha. Siguraduhin mo na makakapag-confess ka na kay Elise dun. Giit sa kanya ni Cedric. Salamat talaga bro. Anong salamat? Gastos mo lahat yun. Next month pa dapat ang team building activity natin kasi hindi pa na-approve yung budget. Oo na, mukhang pera to. Asik ni Jack dito. Aba syempre, alangan namang tutunga nga lang tayo dun. E ikaw naman may gusto nun. Giit ng kaibigan. Napatingin si Jack sa cellphone niya na makitang tumatawag ang mommy niya. Nagpaalam muna siya saglit sa kaibigan at sinagot ang tawag. Hello son, kumusta ka na? Bungad ka agad ng ina sa kanya. Hello mom, I'm doing great. Kayo, kumusta na po kayo ni dad? Eto, miss ka na namin ulit. Yung huli mong bisita nung nakaraang linggo pa. Kung nape-pressure ka na na i-manage yung kumpanya, okay lang naman na wag muna. Basta bumalik ka lang ulit dito sa bahay. Mom, alam mo namang lumalaki na ang bunso mo. I need to practice living independently. Tsaka di naman ako nape-pressure na i-handle yung company. It's just that meron lang talaga akong ibang rason kung bakit hindi ko muna i-handle ang company for now. Ano ba yun? Palaging yun na lang yung sinasabi mo pero hindi namin alam. I am pursuing a girl, mom. Nagtatrabaho sa branch ng company na pinamamahalaan ni Cedric. Unang kita ko pa lang sa kanya, nahulog na ang loob ko. Yun yung rason ba't hindi ko muna tinatanggap yung responsibility ko bilang CEO. Nagtatrabaho ako ngayon bilang normal na empleyado kay Cedric. Anak, di mo naman kailangan gawin yun. Kung mahal ka niya, hindi siya mape-pressure kahit na magkaiba man ang antas niyo sa buhay. At hindi naman kami matapobre para gawin yun sa kanya.
Pantay-pantay tayong lahat na tao, kaya wala kaming karapatang maghusga. Alam ko, ma'am. Alam ko naman na hindi kayo ganun. But this girl, hindi ata ako gusto. Palaging galit sa akin eh. Pero ginagawa ko naman ang lahat para tibagin ang ginagawa niyang pader sa akin. Para makapasok ako. Para magawa ko yun, gusto kong makilala at mahalin niya ako bilang ako nang hindi nape-pressure sa apelidong dala ko. Ay, magkatulad talaga kayo ng ama mo. Dating mahirap din ako. At dahil ang taas ng tingin ko sa mga mayayaman, dahil magkaiba kami ng antas ng pamumuhay, kaya hirap na hirap akong lapitan ng papa mo. Siya na nga ang mayaman sa amin sa payong nahihiya. Natatawang kwento ng ina niya na ikinangiti niya. Pero dahil mahal na mahal ako ng papa mo, ginawa niya ang lahat upang mapalapit sa akin. Nagpapanggap din siyang tindero ng gulay sa palengke kung saan ako nagtitinda ng isda. Kung yan ang gusto mo anak, ay susuportahan kita. Basta, tatandaan mo, walang masama sa pagsusuyo ng babae. Pero ang pilitin mo to na mahalin ka, yun ang mali. Kasi ang pagmamahal, hindi pinipilit. Nagkukusa yan. Opo, ma'am. Salamat. At kung hindi po talaga kami para sa isa't isa, siguro panahon na para tanggapin ko na ang katotohanan. I love you, ma'am. Mag-ingat kayo ni dad. Salamat po sa payo. Dumating na nga ang araw ng team building activity. Base sa pinagkasunduan ay magkikita-kita silang lahat sa harapan ng building at dun sila sasakay ng nirentahan nilang van na maghahatid sa kanila sa beach resort. Ang dami mo namang dala, bakla! Ipapaalala ko lang sa'yo ha na team building ang pupuntahan natin, hindi 2 months na vacation. Giit ni Kath kay Mike. Siyempre, dalhin natin lahat ng essentials. Pampaganda! Pampakinis at pampasexy para makaharvat ng BB Boys. Sagot naman ni Mike at naghiyawan pa sila. At dumating na rin ang diyosa nating kaibigan. Pak! Sana all blooming! Sabi naman ni Jane habang bitbit ni Elise ang bag niyang naglakad papalapit dito. Ho bakla! Tinalo ka sa suot na pa-beach hat at sunglass ni Elise. Nakalamang lang naman siya ng isang paligo. Pabirong irap ni Mike. Isang drum na paligo ka mo. Asi mo eh. Biro naman ni Joa na ikinatawa nila. Matagal pa ba? Ang taas na ng sikat ng araw? Ang init na? Reklamo niya sabay paypay sa sarili. Oo nga. Buti naka-sunscreen ako. Reklamo din ni Joan. Nagulat naman si Elise na may payong na biglang sumulpot sa ibabaw niya. Good morning, Mrs. Ko. Sabay kindat ni Jack sa kanya. Gwapong-gwapo ang binata ngayon sa suot nitong beach hat din at sunglass na pinaresa ng khaki short at pulang Hawaiian polo. Salamat. Giit naman ni Elise. Kalaunan ay dumating na rin ang hinihintay nilang van. Ano ba yan? Ba't kasi ang laki-laki ng dala mong bag? Nasisiksik na ako dito sa bintana. Reklamo ni Joanne. Wala na akong maupuan. Yung pwet mo kakasya sa 2 upuan, Juana. Giit naman ni Joanne. Mga reklamo kaagad ng mga kaibigan ang nabungaran ni Elise pagkapasok niya sa van. Nagpalingalinga siya upang makahanap ng mauupuan. Dito ka na lang sa tabi ni Jack, Elise. Wala na talagang bakanting seats. Puno na rin sa kabila. Giit naman ang EIC nila na si Cedric. Sige, sagot na Elise. Dito ka na lang sa may bintana, palit tayo ng pwesto. Kaagad na presinta sa kanya ni Jack. Di ka ba sumusuka pag nagbabiyahe? May dala akong cellophane. Tanong ulit ni Jack. Medyo, pero uminom na ako ng sodium. Kaya medyo makakapagbiyahe na ako ng maayos. May neck pillow ako. Gamitin mo na lang para di mangalay yung leeg mo pag makatulog ka. Salamat. Tipid na ngiting sabi ni Elise. Ikaw? Tanong niya dito. Okay lang, kaya ko naman. Ilang oras din ang naging biyahe nila. Laking pasasalamat na Elise sa bigay na neck pillow ni Jack at payapa siyang nakakatulog sa biyahe. Welcome to Moy's Beach Resorts, guys! Nakabook na tayo ng hotel. Doon ko na kayo i-assign sa mga designated rooms niyo. But for now, magpahinga muna kayo dahil sisimulan agad natin ang team building mamayang hapon. Anunsyo ng EIC nila. Pagkasapit ng alauna ay kaagad na silang nagtipon sa may tabing dagat. So, ang unang lalaruin natin ay Eiffel Tower. Maghahanap kayo ng kapartner nyo, babae at lalaki dapat. Simple lang naman ang mechanics. Kailangan nyo lang sumayaw habang pinapatugtog pa ang music. Kapag huminto ang tugtog, yayakap ang babae sa lalaki at papatong sa paa ng lalaki.
Isa lang dapat ang nakaapak na paa ng lalaki at iaangat ang isa. Ang unang mawawala ng balanse ay out na. Gets? Kaagad silang nagsitanguan bilang pagsang-ayon. Nagsimula nang makapili ng makakapartner ang iba at si Elise ay hindi pa. Mrs. Ko, tayo na lang yung partner. Tila nahihiya pang sabi ni Jack at napakamot ng ulo. It's a chancing mo lang ako eh. Gustong-gusto mo naman akong niyayakap. Pairap niyang sagot. Promise, behave lang ako. Pero syempre, kailangan mo talagang yumakap. Number one rule yun ng laro eh. Okay guys, formation na. Sigaw ng facilitator. Sige na nga. Huwag ka lang talagang magkakamali, Jack, ha? Sa dagat ka talaga pupulutin. Banta niya. Ang maldita talaga. Naiiling na bulong nito. Nang tumugtog ang music ay nagsayawa na ang lahat. Nang huminto ito ay dali-dali agad na yumakap si Elise sa katawan ni Jack at binalanse ang sarili. Kapit ka lang, Mrs. Baka ma-fall ka sa akin. Bulong nito. Ikaw ang matutumba sa buhangin kapag tinadyakan kita. Banta niya dito. Huwag naman. Di tayo magkakaanak nito. Isa, Jack. Inis niyang sabi dito. Naikinangisi lang ni Jack. Marami agad ang natumba sa unang round pa lang ng laro. Nagpatuloy kaagad sila sa second round. Hanggang sa sila na lang ni Jack ang naiwan at isa pang pares. Go girl! Kapit lang kay Papa Jack! Para sa bayan! Sigaw ni Kath. Nagsimula agad tumugtog ang music at kaagad silang gumalaw. Yun nga lang, biglaan ang pagkahinto nito. Kaya dahil sa taranta ay kaagad na kumapit si Elise kay Jack na kinawala ng balanse nito. Natumba si Jack sa buhangin habang nakapatong naman siya sa ibabaw nito at kadangkal na lang ang layo ng mga labi nila. Wag po, Mrs. Ko. Virgin pa yung lips ko. Tuyang bulong ni Jack. Asa ka naman nahahalikan kita? Manyak! Inis na sabi niya at saka kaagad na tumayo. Ano ba yan? Sayang yung premyo. Isang sakong bigas din yun. Rinig niyang sabi ng mga kaibigan habang papalapit ito sa kanila. Landi, enjoy na enjoy ka naman kakayakap kay Jack. Asar sa kanya ni Kath at sinundot pa ang tagiliran. Aray naman, tigilan niyo nga ako. Inis niyang sabi. Ba't may patumba-tumba? Ano yun, teleserye? Si Joanne naman. Naging matagumpay ang dalawang araw na team building activity nila. Lahat sila ay nag-enjoy sa mga activities na ginagawa. Hanggang sa dumating na sila sa pinakahuling activity, ang bonfire na may kasamang konting inuman. Oh, laro tayo? Truth or dare? Pwedeng tumanggi na sabihin yung totoo at gawin yung dare. Pero iinom ng dalawang baso nitong gin. Pero bawal nang uminom sa pangatlong subok, okay? Kailangan nang gawin yung truth or dare. Yaya ng isa nilang kasamahan na sinang-ayuna naman ang lahat. O ayan James, truth or dare? Tanong na isa pa nilang kasamahan. Ang daya, sige, truth na lang. Kamot ulo nitong sagot. Girl you found attractive sa office natin. Ano ba yan? Nakakahiya. Sagot nito. Nahiya ka pa, sabihin mo na na si Elise. Elise, crush ka niya ni James. Siwalat naman ang isa na kinahiyaw ng mga kalalakihan. Maloko to, hanap kayo ng ibang crush. Giit naman ni Jack. Patingin muna ng karapatan, biro ni Zoa na ikinatawa ng iba. Sa sunod na spin ng bottle ay tumapat ito sa isang kasamahan nila at pinili ang dare, kaya pinagsayaw nila ito. Napuno ng hagikikan at tawanan ang laro, hanggang sa si Elise na nga ang naturo ng bote. O Elise, truth or dare? Tanong sa kanya. Dare Elise, tas mahalin mo na ako. Sigaw naman ni Jack na ikinatawa ng lahat. Truth na lang. Sagot naman ni Elise. Sino yung crush mo sa office? Tanong naman ito. Hindi si Jack yan. Sigaw naman ang isa. Ano? Nakakahiya naman. Asus, Elise, walang pabebe sa pamilyang to. Sabihin mo na. Giit naman ni Joanne. Si Chief? Nahihiyang sagot ni Elise na ikinapula ng mukha niya. Naghiyawa naman ang mga lalaki at naging sentro ng tampulan si Jack. Holats na si Jack! Sat puno mamaya, Jack! Kansaw ng isa sa mga kaibigan nito. Bantayan niya yan si Jack! Broken-hearted yan! Baka bigla na lang lunurin ang sarili niya sa dagat! Kagad na rin silang nagsipasukan sa tent nang lumalim na ang gabi. Pang-isang gabi lang kasi ang binook nila na hotel dahil plano na nilang mag-tent sa last day nila sa resort.
Habang abala ang lahat sa pag-aayos ng hinihigaan nila ay nasa tabing dagat naman si Elise at nagpapahangin. Elise! Tawag sa kanya ng isang pamilyar na boses. Chief! Kulat niyang sabi na makita si Cedric. Gusto lang sana kitang makausap. Okay lang ba? Kung tungkol po to kanina, hindi naman sa... No, hindi yun tungkol dun. Pagputol naman ni Cedric sa sasabihin. I want to ask about Jack. Giit nito at bumuntong hininga sabay humarap sa dagat. Alam mong gusto kanya, di ba? Jack is very honest person. Sinasabi nun ang nararamdaman niya. Walang hiya yung lalaking yun eh. Natatawang giit ni Cedric sa kanya at napailing. Nanatiling tahimik lang si Elise at pinapakinggan lang ang sasabihin ng EIC nila. Elise, ayaw kong masaktan ng kaibigan ko. Mahalaga si Jack sa akin. Kaya sana, kung wala ka mang nararamdaman para sa kanya, o kung meron mang konti but you're still confused, pwede bang patigilin mo na siya sa ginagawa niya sa'yo? Reject him. Hindi makapagsalita si Elise. Alam niya ang magkaibigan ng dalawa at nauunawaan niya ang nararamdaman ni Cedric. Sa oras na yon ay tinitimbang niya ang mga nangyayari. Ngunit hindi pa rin siya makapagdesisyon. Kahit lantaran niyang sinasabi ang pagkadisgusto sa lalaki ay may kung anong meron sa kaloob-looban niya na ayaw niya itong pakawalan. Natila nasanay na siya sa lalaki. Alam kong hindi ka pa makakapagdesisyon sa ngayon. Pero kung darating man yun, piliin mo yung ikakasaya mo, okay? Pagpapagaan nito sa kanya. You look tense. Chill, Elise. Sabay tawa nito. Crush mo pa naman ako. Biro nito. Chief naman, hindi naman sa ganun. Oh, so hindi pala totoo yung sinabi mo kanina. Ang sakit naman sa puso. Biro naman ito at hinawakan pa ang dibdib na tila nasasaktan. Hala si Chief, ang OA, ngiting sabi niya. Ganyan ka pala sa mga crush mo, ha? De joke lang, pinapangiti lang kita. Giit nito. Nauwi tuloy sa tawanan ang biruan nila. Ngunit sa kabilang banda naman ay nakatayo lang si Jack mula sa malayo. At pinagmamasdan ng dalawang nagtatawanan. Kahit pilit niyang itanggi, ay nasasaktan siya sa nasasaksihan. Wala lang naman sa kanya ang pag-amin nitong crush nito si Cedric. Pero ang makita itong nakangiti habang kausap ang sinasabi nitong crush, bagay na di ginagawa ni Elise sa kanya, doon mas lalong nasaktan si Jack. Naisipan na lamang niya na umalis at iinom na lang sa isang bar lahat ng hinanakit na nararamdaman niya. Salamat po, Chief. Napasaya mo ako sa mga kwento mo. Giit ni Elise. Halos 2 oras din silang namalagi sa tabing dagat at nagkukwentuhan ng kahit na ano. Nabanggit din ito ang babaeng nagugustuhan nito at kung paano din ito kinukulit ang babae gaya ng ginagawa ni Jack sa kanya. Wala namang naramdaman na kahit ano si Elise. Siguro dahil hanggang crush lang talaga sa kanya si Cedric. Tanging paghanga lang. Sige, matulog ka na. Maaga pa tayo bukas. Good night, Elise. Giit nito at pumasok na sa tent. Kumaway lang din si Elise. Papasok na sana siya sa tent nang maalalang di niya pala bit-bit ang cellphone niya. Kagad siyang bumalik sa pinagtambayan nila kanina ni Cedric. Buti na lang ay andun lang din ang cellphone niya. Babalik na sana siya nang makitang isang pamilyar na bulto ng katawan na naglalakad papalapit sa kanya. Jack? Giit ni Elise nang matukoy ang lalaki na makalapit na ito. Elise! Giit din ito sa malalim na boses. Gabi na, ba't di ka pa natutulog? Ikaw din ah. Ang sayo nyo nga kanina habang nag-uusap ni Cedric. Nakangusong sabi nito na may halong pagtatampo pa. Ayon ba? Nagkukwentuhan lang kami ni Chief tungkol sa mga bagay-bagay. Sagot naman niya. Sobrang happy nyo tingnan. Mapait nitong sabi. Oh, ba't parang galit ka? Si Cedric, ngingitian mo. Tas pag ako, hindi. Ah, oo nga pala. Crush mo pala yun. Teka, lasing ka ba? Giit naman ni Elise at tinignan ito para suriin. Stop diverting the topic, Elise. Mahirap ba akong magustuhan? Mas gwapo naman ako kay Cedric ah. Tsaka mabait naman ako. Ba't ayaw na ayaw mo sa akin? Nakukulitan ka ba? Di na ako mangungulit. Halata na sa boses ng binata na medyo lasing na nga ito. Ihahatid na kita sa tent mo. Elise, pagpipigil nito.
Pagkalingon ni Elise ay kaagad na sinakop ng labi ni Jack ang labi nito. Natuod si Elise sa kinatatayuan at tila nagulat sa mga nangyari. Nang ilayo na ni Jack ang mukha nito ay kaagad na dumapo ang kamay ni Elise sa pisngi nito. Elise, I'm sorry. Tila nagising si Jack sa nangyari. Pero kaagad na tumakbo si Elise palayo sa kanya at pumasok na sa tent nito. Shit, ba't ko ba ginawa yun? Giit ni Jack at sinabunutan ng sariling buhok saka sinipa ang buhangin dahil sa inis sa sarili. Isang linggo na ang nakalipas simula nang mangyari yun. Isang linggo ring hindi pinapansin ng dalaga si Jack. Wala rin siyang lakas ng loob na kulitin ito dahil sa kahihiya na ginawa niya. Alam ni Jack na kasalanan niya ang nangyari. Pero nasasaktan na din siya sa naging estado nila ni Elise ngayon. Mas okay pa nga yung sinusungitan siya nito noon kesa ngayon na hindi na nga siya nito kinakausap ay tila labag pa sa loob nito na madapuan siya ng tingin. Sa kabilang banda hindi mapakali si Elise. Tinatawagan siya ng bantay ng mama niya at sinabi sa kanya na sinugod dito sa ospital. Kumusta po ang kalagayan ng mama Manang? Papunta na po ako dyan. Nagmamadaling sabi ni Elise. Wala pa siyang malay at inaantay ko pang resulta ng doktor. Kaagad na nagpaalam si Elise dito at bumaba agad para makahanap ng sasakyan. Ngunit isang kamay ang pumigil sa kanya. Elise, pwede ba tayong mag-usap? Giit ni Jack sa kanya. Pwede ba, Jack? Huwag ngayon. Nagmamadali ako. Elise, ba't ba naman ako iniiwasan? Kung dahil dun sa ginawa ko, sorry talaga. Lasing lang ako noon. Giit ni Jack habang pinipigilan niya ang braso nito. Jack, mas maimportante pa akong bagay na aasikasuhin kesa dito. Please lang, sa susunod na. Elise naman, alam kong masama ang loob mo sa nangyari. Pero wala na ba talaga akong pag-asa? Bakit ba ang kulit-kulit mo? Sinabi ko diba na sa susunod na lang? Ganyan ka na ba talaga kadesperado? Kailangan mo talagang mamilit, Jack? Inis na sabi ni Elise. Nagahalo-halo na ang iniisip niya. Ang stress, ang kaba, at takot sa kalagayan ng mama niya. Walang masama sa pagsusuyo ng babae, anak. Pero ang pilitin mo to na mahalin ka, yun ang mali. Kasi ang pagmamahal hindi pinipilit. Nakakasukayan. Kaagad na naglaro sa isip ni Jack ang sinabi ng ina. Siguro oras na. Oras na para tanggapin siguro ang katotohanan. Ma, kumusta ka po? Hinihingal na sabi ni Elise sa ina na nakaratay sa kama. Maayos na ang kalagayan ko, anak. Nagkaroon lang po siya ng mild high blood attack, pero naagapan naman. Sa ngayon ay kailangan niya munang magpahinga dito at inumin ang nireseta naming gamot sa kanya. Salamat, Dok, sabi ni Elise. Alas 9 na ng gabi nang matapos si Elise sa pag-aasikaso sa ina. Ma'am, may nagpapadala po. Kay nanay daw putong prutas at sayo daw tong bulaklak. Nagtatakang kinuha ni Elise ang mga yun. Napansin niyang may nakatuping papel dito. Kagad niya iyong binasa. Elise, pasensya ka na. Hindi ko alam. Kung alam ko lang sana na sinugod pala si tita sa ospital. Sana hindi ko na lang yung ginawa. At sinabi kanina. Salamat. Salamat at pinahayag mo rin yung nararamdaman mo. Dahil doon, narealize ko mga ginagawa ko. Sorry kung makulit ako. Sorry kung pinilit kitang magustuhan ako. Sorry kung selfish ako. Kung sariling feelings ko lang yung inaalala ko. At hindi ko consider yung sayo. Tama ka. Mapilit ako. Huwag kang mag-alala. Ititigil ko na to. Pasensya na sa lahat. Bilang paghingi ko ng tawad sa'yo, ako na ang magbabayad ng hospital bills ni tita. Alagaan mo siya ha. Gusto ko sana siyang maging biyanan, pero ayaw ng misis ko eh. Joke lang. Mag-ingat ka, Elise. Ipagdarasal kita at si tita palagi. Jack. Hays! 2 weeks na simula nang mag-resign si Jack. Parang wala nang kabuhay-buhay ang opisina natin. Giit ni Catherine habang nakatunga nga at hinahalo ang kape. May nangyari ba nun sa team building na hindi namin alam, Elise? Kasi hindi kayo nagpapansinan na ni Jack pagkatapos noon, sabat naman ni Mike. Napatigil si Elise sa ginagawa at napaisip. Mahigit 2 linggo na nga simula nang mag-resign si Jack. Aminin man niya o hindi, pero namiss niya pa rin ang binata. Ang pangungulit nito sa kanya kada umaga. Ang pagtimpla nito ng kape kahit ayaw niya. Ang pag-aalala nito tuwing nalilipasan siya ng kain. At ang paniniguro nito na nakaka-uwi muna siya ng maayos bago din ito umuwi. Matapos niyang mabasa ang sulat ay kaagad muna siya nagpaalam sa ina at pinuntahan ang address ni Jack. Ngunit wala na ito doon.
sinubukan niyang mangulit kay Cedric, ngunit wala din itong alam. Gusto niyang ipaliwanag ang sarili niya, nadala lamang ng takot at kaba kung bakit niya yun nasabi. Ngunit huli na ata ang lahat. Bumalik na tayo sa trabaho. Yun lang ang naging sagot ni Elise. Excited na akong makilala ang bagong CEO. Panganay na anak daw siya ni Ma'am Sanya at Sir Martin, tsaka pinsan din ni Sir Cedric. Ang lahi pa lang nila, paniguradong gwapo rin yun gaya ni Sir Cedric. Kinikilig na wika ni Catherine habang minimake up pa ni Mike. Gaga, tumigil ka dyan, ang likot-likot mo. Baka sa ilong mo tuloy malagay tong eyelashes. Matagal pa ba kayo dyan? Malilate na tayo. Reklamo ni Elise habang nakatingin sa orasan. Suot niya ngayon ang isang kulay white na fitted gown. Tapos na rin siyang ayusan ng buhok at light makeup lang din ang nilagay sa kanya ni Mike dahil likas naman siyang maganda na. Isang event kasi ang pupuntahan nila. Isang pinakamalaking event sa kasaysayan ng kumpanyang pinagtatrabahuan nila dahil iaanunsyo na nito ang bagong CEO. Wow, porket maganda ka na. Wait lang naman ha. O ayan, tapos na. Saad ni Mike. O pak, ganda ko na. Gorabels na. Excited na akong ma-meet ang mapapangasawa ko. Kagad silang nagtungo sa labas ng opisina kung saan natagpuan nila ang nag-aantay na company van na maghahatid sa kanila sa venue. Pagkarating nila ay namangha sila sa pagkaingrande ng lugar. Maraming press ang nag-aabang sa labas at may red carpet kung saan dadaan ang mga bisita. Grabe yun ha? Parang naging mayaman ako nang wala sa oras. Manghang sabi ni Kath nang makapasok na sila sa loob. Para akong artista kanina sa red carpet at pinipicturan pa. Ang bigatin talaga ng mga sa Avedra, no? Grabe tong venue na to. Mukhang pinagastosan ng malaking pera. Siyempre naman, ngayon na ipapakilala ang magbamana ng SVD Publishing Incorporation. Kaya dapat lang paghandaan talaga nila. Naupo kaagad sila sa isang mesa kung saan siniserva na sila ng mga pagkain ng waiter. Kanina ka patahimik, Elise. May problema ba? Tanong sa kanya ni Mike. Wala. Hindi lang maganda ang pakiramdam ko. Sagot naman ni Elise. Masama bang pakiramdam mo? Naku, may gamot ka bang dala? Baka mamaya pa itong mag-start. Di pa tayo makakauwi. Okay lang ako. Kumain na kayo dyan. Habang abala sa pagkain ng dalawa at si Elise naman ay sumisimsim lang ng alak, ay biglang dumating ang EIC nila na gwapong-gwapo sa suot nitong blue suit. Hey, kumusta kayo dyan? Hello, Chief. Eto, nage-enjoy. Ang sasarap ng pagkain at saka ang ganda pa ng venue. Natawa na lang ang EIC nila na si Cedric. I'm glad you enjoy. Napatingin si Cedric kay Elise at isang tipid ng ngiti lang ang kinanti nito sa kanya. Anyways, I have to go. Enjoy lang kayo ha. Pagpapaalam ka agad nito. Sir Chief, see you later. Kaway naman ni Mike. Huy gaga. Kaagad na siko ni Catherine sa kanya. Ano? Ano mo kayan? Si Sir Cedric na yun oh, yung crush mo. Bakit parang binagsakan ng langit at lupa yung mukha mo? Eh ano naman? Walang gana niyang sabi. Asus-asus, syempre iba na ang gusto niyan. At ang taong yun ay wala. Ayun, lumipad na sa far away. Sabat naman ni Mike. Pinagsasabi mo? Naguguluhang sabi ni Kat. Syempre, wala na si Jack. Kaya ganyan ang mood ng babaita. Hala, totoo? Gulat na sabi ni Catherine. Ewan ko sa inyo, magsi-CR muna ako. Balik ka kaagad ha, malapit na daw kasing mag-start. Oo, mabilis lang to. Mabilis na nagtungo si Elise sa CR ng hotel. Pagkarating niya doon ay kaagad siyang nagretouch ng makeup niya. Naglagay na rin siya ng blush on at lipstick. Habang nagre-retouch siya ay pumasok sa isip niyang sinabi ni Mike kanina. Kaya ba parang wala akong gana noong mga nakaraang linggo? Kasi wala na si Jack? Giit niya sa isip. Hindi. Guilty lang ako dahil sa kabila ng kabutihang ginawa niya sa akin. Ganun lang yung sinukli ko sa kanya. Pero totoo bang gusto ko na siya? Kaya ba hinahanap ko na siya? Dahil gusto ko na siya? Napasabunot na lang ng buhok si Elise sa kaguluhan. Mabilis na niyang inayos ang sarili at lumabas. Nasa may entrance na siya, papasok ng venue, nang biglang may bumangga sa balikat niya. Gulat na gulat si Elise sa nangyari dahil nawalan siya ng balanse. Kaagad siyang napapikit at inantay na lumagapak ang likod niya sa sahig. Ngunit hindi yun nangyari. Bagkos isang braso ang humuli sa likuran niya upang pigilan ang pagkalaglag niya.
I'm sorry, miss. Okay ka lang? Tanong ng isang pamilyar na boses sa kanya. Okay lang ako. Minulat ni Elise ang mata niya at naputol ang sasabihin nang bumungad sa kanya ang mukha ng lalaking palaging laman ng kanyang isip at hinahanap-hanap ng puso niya. Jack? Elise, magkasabay nilang sabi. Tila tumigil ang oras at mga tao sa paligid. Walang ibang naririnig si Elise kundi ang malakas na pintig ng puso niya habang nakatingin sa mapupungay na mga mata ni Jack. Please welcome the new CEO of SVD Publishing Company, Mr. Jackson Saavedra. Mabilis na napatayo si Elise sa narinig at nanlalaki ang mata. Sinubukang magsalita ni Jack ngunit kinakailangan na niya talagang umakyat sa stage. Kaya nilingon muna niya si Elise at sinenya sa na mag-usap na lang sila pagkatapos noon. Elise, nakita mo yun? Si Jack, isa pala siyang Saavedra. Siya ang new owner ng kumpanyang pinagtatrabahuan natin. Shit, di ko na kaya to. Para akong hihimatayin. Yung dating nakakasama lang natin sa trabaho, mayaman pala at boss pa natin. Parang nananaginip ata ako. Uuwi na ako. Malakas pa rin ang tibok ng puso ni Elise. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyari. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi at nakatulog ng gabing yun. Ilang araw ding gulong-gulo ang isip niya. At laman ng chismis sa opisina ang patungkol kay Jack na bagong CEO ng pinagtatrabahuan nila. Maagang pumasok si Elise sa trabaho. Nagtataka siya na makitang abala ang lahat sa mga ginagawa. Anong meron? Takang tanong niya sa isang kasamahan. Dadalaw dito si Jack. Si Sir Jack. Giit nito at mabilis na umalis agad. Napalunok ng laway si Elise. Dahil hindi niya alam kung anong mukha ang ihaharap niya sa binata. Faster guys! Paparating na daw si Sir Jack! Sigaw ng isa pa nilang kasamahan. Kaya dali-dali namang pumunta si Elise sa lamesa niya. Hanggang ngayon di pa rin ako makapaniwala na boss pala natin siya. Oo nga eh. Ang awkward nun. Kasakasama lang natin siya noon pero ngayon, irerespeto na natin siya bilang boss natin. Usap-usapan ang mga katrabaho niya. Guys, nandito na sila. Napatuwid ng tayo si Elise nang makitang papasok na si Cedric. At sa likuran nito ay si Jack na pormal sa suot nitong suot. At may babae itong kasama na nakakawit sa braso nito. Good morning everyone! Bati ni Cedric sa lahat. Good morning, Chief. Sunod-sunod na sagot naman ang lahat. Di man lang magawang makasagot ni Elise. Tila may kung anong bumara sa lalamunan niya habang nakatingin sa napakagandang babae na kasama ni Jack. I know na ikinagulat niyo to. But I still want to introduce the CEO of SVD Publishing Company, Mr. Jackson Saavedra. Good morning po, sir. Sunod-sunod na bati ng lahat. Tipid lang itong tumango at tila tatalon ang puso ni Elise nang pasadahan siya nito ng tingin. We'll now go inside for some important discussion. Just continue your work here. Pamamaalam ng chief nila at sabay na silang pumasok kasama si Jack sa opisina nito. Gosh! Si Jack ba talaga yun? Ang hot niya lalo! Grabe! Ang haba talaga ng buhok ni Elise. Akalain mo, CEO pa lang maniligaw niya noon. Sayang Elise, tiba-tiba na sana yun. Isang pagbagsak ng mga papeles ang ginawa ni Elise na ikinatahimik ng lahat. Ikaw kasi, Joe. Sorry naman, biro lang. Tapos, funny yun? Yun na lang ang tanging narinig ni Elise. Ilang oras din niyang inabala ang sarili hanggang sa may tumawag sa kanya. Elise, pwede ka bang pumasok sa loob? Tawag sa kanya ni Cedric. Ako? Bakit? We'll talk about it sa loob. Siya nga pala si Miss Shania Rodriguez. She's the working director ng SVD Bulletin. Pagpapakilala ni Cedric sa babaeng katabi ni Jack ngayon, pagkapasok pa lang ni Elise. We will be releasing a magazine. At gusto sana namin kunin ka as proofreader nito. We read about your excellent achievements here. So I know na malaki ang makukontribute mo sa success ng magazine na ilalabas namin. Ma'am, di ko po ata matatanggap yung trabaho na yan. 3 years pa lang po ako dito sa trabaho ko. And SVD Bulletin is so prestigious para lang sa baguhan na tulad ko. Pansin ni Elise ang pagtitinginan ng babae at ni Jack.
nakaramdam siya ng pait sa puso niya. Igaguide ka namin kung gusto mo. Tila nauutal pang sabi ni Jack. Salamat po, sir. Pero I won't risk si isang bagay na baka pumalpak ako at pagsisisihan ko pa. Nagkatinginan ang babae at si Jack na parang may pinagsisenya sa nito sa isa't isa. Dadoblehin ko ang sweldo mo dito. Just accept our offer. Suot ang puting long sleeve na pinaresa niya ng black skirt. Kaagad na pumasok si Elise sa sentro ng SVD Publishing Company. Ang SVD Bulletin. Litaw na litaw ang karangyaan ng kumpanyang ito na ikinamangha ni Elise. Ilang araw din niyang pinag-isipan ng offer. Malaking tulong rin yun kaya wala siyang nagawa kundi tanggapin yun. Pagpasok pa lang sa pansamantala niyang opisina, ay bumungad kaagad sa kanya ang mga magiging ka-office mates niya na hinandaan pa siya ng munting sorpresa. Welcome, Elise! Sigawan ng lahat at pinaputukan pa siya ng konfeti. OMG! Thank you! Simula ngayon, kami na ang makakatrabaho mo. Sana maging kaibigan ka rin namin. Oo nga, sana makasundo ko kayo. Wika ni Elise. I'm Jana, at isa ko sa mga writer dito. This is Jude, our graphic artist. Danny, our layout artist. That's Samara, for marketing and advertising. Hello, Elise! Kumusta, Elise? Welcome dito! Halos magkakasabay rin ang sagot ng mga pinakilala ni Jana sa kanya. Ang sama mo naman, Jana. Ba't di mo ako sinama? Yamot na sabi ng isang lalaki at malaki ang ising pumunta sa harapan niya. I'm Jasper, ang editor ng team at magiging partner mo. Isang karangalan ang makilala ang isang magandang binibining tulad mo. Git nito tinawakan ang kamay niya. At akmang hahalikan sana nang may magsalita sa likuran niya. What's happening here? Sir! Gulat na sabi ng lahat at maging si Jasper ay napatuwid rin ng tayo. Ngunit hawak-hawak pa rin ang kamay niya. Wine-welcome lang po namin si Elise since bago pa lang siya dito. Paliwanag di Jana. Bumaba ang tingin ni Jack sa kamay nila ni Jasper at salubong ang kilay na tumingin sa kanila. Magiging parte ng team niyo si Miss Castro pero hindi siya dito mag-uumpisina. Masungit na saad nito. Miss Castro, follow me. Kaagad na umalis si Jack. Sumunod naman si Elise at nginitian na lang sila bilang paumanhin. Dito ka mag-uupisina simula ngayon. Po, upisina niyo to. Gulat na sabi ni Elise. Ano naman, kumpanya ko to. Kaya ako ang magde-decide kung saan ka mag-uupisina. Defensive na sagot ng binata. Napailing na lang si Elise. Opo, sir. Dito na po. Sarkastikong sagot niya. Ipapadeliver ko na lang dito yung mesa mo. Dalawang araw nang nakalipas simula nang magtrabaho na si Elise sa SVD Bulletin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala habang pinagmamasdan si Jack na may kausap ng mga investors o nakikipag-meeting. Parang dati lang ay isa itong makulit at masugid na lalaki sa kanya. Pero ngayon ay ang taas-taas na nito at mahirap nang abutin. Diba, ang sarap-sarap ng coffee nila dito? Kaya gustong-gusto ko na dito nalang uminom kesa mag-Starbucks? Kwento ni Jana sa kanya. Nangyayain siya nitong magkape. Si Jana na kasi ang naging kaibigan niya dito. Oo nga, tsaka libre pa. Hindi ako makapaniwala. Masanay ka na. Basta dito ka magtatrabaho, tiyak alagang-alaga ang mga empleyado dito. Nga pala, magkakilala ba kayo ni Sir Jack? Magkakilala? Hindi. Ganun ba? May ilan na kasing mga bagong empleyado na nakapasok dito. Simula nang umupo si Sir Jack. Pero ikaw lang atang pinag-opisina niya sa sarili niyang opisina. Tsaka no offense ha. Si Miss Andy nga na mas mataas pa ang posisyon sa'yo. Hindi doon nag-uopisina eh. Pinsan niya pa yun. Di ko rin alam eh. Tulala lang na naglakad si Elise habang sumisimsim ng iced coffee at iniisip ang sinabi ni Jana sa kanya. Papasok na siya nang maabutan si Jack kasama yung babaeng nag-offer sa kanya ng trabaho. Na nagtatawanan habang sinusubuan nito si Jack ng pagkain. Napatigil ang mga ito nang makita siya. Kaagad namang yumuko si Elise upang humingi ng tawad. Pasensya na po kung nakaistorbo ko. Lalabas na lang po muna ako. No, Elise. Just stay here. Naglalunch lang naman kami ni Jack. Sa kabilang banda ay panaybulungan si Andy at si Jack habang nakatingin kay Elise
na nakasimangot at halos sirain na ang laptop nito sa lakas ng pagtatype. Pwede ba, tigilan mo na tong pagpapaselos mo sa kanya at mag-usap na lang kayo. Para kayong bata sa ginagawa niyong tuwi. Giit ng pinsan niyang si Andy na kapatid ni Cedric. Napabuntong hininga si Jack. Sa tingin mo, nagsiselos siya? Di ba obvious? Ay, ewan ko sa inyo. Ginawa niyo pa talaga akong kontrabida sa inyong dalawa, ha? Jack, alam mo, wala talagang patutunguhan ng isang bagay kung hindi niyo idadaan sa isang usapan. Gusto mo siya, at halatang gusto ka rin niya. Ano bang inaantay niyo? Kung sino unang mag-first move? Sige ka, balita ako, pasya ni Jasper. Baka maunahan ka pa. Elise, mauna na kami, ha? Iwan ka na namin. Giit ni Jana sa kanya habang papasakay na ang mga ito ng taxi na pinara. Oo, okay lang ako. Sige na, ingat. Sagot naman niya at kumaway. Nang makaalis na ang taxi ay napayakap si Elise sa sarili niya nang umihip ang malamig na hangin. Napatingin siya sa langit. Mukhang uulan pa ata. Uy Elise, good evening. Hindi ka pa pala nakaka-uwi. Isang motor ang tumigil sa harapan niya. Ikaw pala yan, Jazz. Ngiting sabi ni Elise nang hubarin ni Jasper ang suot nitong helmet. Nagaantay pa ng masasakyan eh. Ganun ba? Sumabay ka na lang sa akin. Mukhang pareho naman tayo ng dadaanan eh. Okay lang ba sa'yo umangkas dito? Nako, wag na. Nakakahiya. May dadaan pa rin naman ngayon na taxi eh. Ano ka ba? I insist. Sa akin ka pa ba mahihiya? Sa akin siya sasabay. Giit ng isang malalim na boses at kaagad na pumulupot sa bewang niya ang isang braso. Sir, kayo po pala. Gulat na sabi ni Jasper. Napatingin si Elise kay Jack na masama ang tingin kay Jasper at umiigting ang panga nito na tila naiinis sa kaharap. You can go now. Ako na maghahatid kay Elise. Sige po. Elise, mauna na ako. Bumiti ito sa kanya at sinuot ang helmet, tsaka pinaandar agad ang motor nito. Sir Jack, di mo naman ako kailangang ihatid. Just Jack, Elise. Pagpapatigil nito sa kanya. Just wait here. Kukunin ko lang yung kotse ko. Napatango na lang si Elise at walang nagawa, hanggang sa pumarada na nga sa harapan niyang isang itim na Mustang. Kaagad siyang pinagbuksan ng pinto ni Jack. Salamat. Nahihiya niya pang sabi. Buong biyahe ay tahimik lang silang dalawa. Wala ni isang nangahas sa kanilang magsalita, hanggang sa bigla na lang tumirik ang sinasakyan nila. Gosh! Mura ni Jack at kaagad na lumabas para i-check ang makina. Anong nangyari? Tanong ni Elise. Tumirik yung makina. Anong gagawin natin? Mukhang wala atang kabahayan dito para hinga natin ng tulong. Tarantang sabi niya. Relax, okay? I'll just call someone. Giit ni Jack at may tinatawagan ito sa telepono. Yes, we're here. Papuntahin mo na lang ang mekaniko natin dito. Okay, sige. Bye. Kaagad na binulsa ni Jack ang cellphone niya. Mag-aantay muna tayo ng kalahating oras dito. Medyo matatagalan kasi ang mekaniko. Sige, okay lang. Nakikisakay lang din naman ako eh. Sagot naman ni Elise habang yakap-yakap ang sarili dahil sa lamig. It's my fault. Ako yung nag-insist na sumakay ka. Kesa naman dun ka sa ulupong na yun, baka mahulog ka pa. Laki talaga ng galit mo kay Jasper, no? Inaano ka ba nun? Bakit? Gusto mo ba siya? Wala naman akong sinabi, ah. Sus, kaya ka ba nung ipagtimpla ng kape sa umaga? Lutuan ng pagkain araw-araw, gaya ng ginagawa ko nun? Kaagad na napatigil si Jack nang mapagtanto niya na masyado na siyang maraming sinasabi. Isang mahabang katahimikan na naman ang bumalot sa kanila. Jack, tungkol pala sa huli nating usapan, hindi ko napaliwanag na maayos ang sarili ko sa'yo. Shh. It's okay, Elise. Nangyari na ang nangyari. Tsaka na-realize ko na pinipilit na pala kita sa mga bagay na hindi mo gusto. It's not your responsibility na gustuhin din ako, Elise. Sadyang napaka-immature lang ng mga kilos ko noon. Pero... Kalimutan na lang natin yun. Kalimutan? Tumaas ang boses ni Elise, bagay na ikinabigla ni Jack. Oh, ba't ka naninghal dyan? Kalimutan. Kalimutan na lang. Eh halos mabaliw na ako ng isang buwang nawawala ka dahil miss na miss na kita. Di mo man lang ako pinagdesisyon sa nararamdaman ko. Kasi nagkukonclude ka lang ng kahit na ano.
Alam mo bang halos mabaliw ako kakahanap sa'yo nang mawala ka? Kasi miss na kita. Kasalanan mo kung bakit mo ako ginagawang ganito, tas kalimutan ko lang. Elise, gulat na sabi ni Jack. O ano, gulat ka? Alam mo, kanina pa ako nagtitimpi sa yung unupong ka. Kasalanan mo kung bakit hulog na ako sa'yo. Tapos sinabi mo pa nung natutulog ako na ipipilit mo kahit di pa tayo nakatadhana. Yun pala, maaabutan na lang kitang nakikipagsubuan sa iba. Natigil si Elise nang kaagad na sumakop ang mga labi ni Jack sa kanya. Napakadaldal mo. Sabihin mo na kasi na gusto mo rin ako at nagsiselos ka. Nakangiting bulong ni Jack. E ano naman? Pinsan ko lang yun si Andy. Tsaka huwag kang mag-alala. Kahit 100 taon pa akong mawala sa'yo, hindi pa rin magbabago ang pagtingin ko sa'yo, Elise. Ba't bigla kang nawala nun? Siyempre, nasaktan ako. At kinakailangan na ring umupo sa pwesto bilang CEO. Kaya ginamit ko ang pagkakataon na yun para magpahinga muna at makapag-isip. Pero ngayong mismong sa bibig mo na nanggaling na gusto mo ako, panghahawakan ko na yun. Ikaw na ang bahala, Mr. Jack Sanford. Giit ni Elise at pinisil ang tungki ng ilong nito. Papasok na ako sa loob. Maginaw na kasi dito eh. Elise! Pagpigil ni Jack sa kanya. Kung ganun, pwede na kitang ligawan ulit? Pag-iisipan ko. Ba't naman ganun? Ang tagal kong naghintay sa'yo. Elise! Uy! Natatawang pumasok si Elise sa loob ng kotse at sinarado ito. Ilang linggo pa lang simula nang mandigaw si Jack ay naging masugid na agad ito. Lantaran nitong pinapahayag sa lahat ang panliligaw nito, maging sa kaopisina nila. Bagay na suportado naman sila. In 2 weeks, sinagot niya kaagad ito dahil wala siyang magagawa. Mahal na niya talaga si Jack. Isang araw, nagulat na lang si Elise nang bihisan siya ng mga kaibigan niya at makeupan. Akala ko ba gagana lang tayo? Ba't may mga paganito? Shh! Tahimik na lang, Beshi, and let me do the magic, giit ni Mike. Oh my God! I'm so excited! Pagkatapos niyang ayusan ay sumakay agad sila ng taxi. Hanggang sa huminto sila sa isang sikat na Enchanted Garden Park. Bilis, Elise! Naku! Pagmamadali ni Kat sa kanya. Malilit na tayo! OMG! Giit naman ni Mike. Teka nga lang, ang bibilis niyo kasing maglakad. Alam niyo namang pinag-heels niyo ako. Teka! Napatigil si Elise nang mapansing wala ng mga kaibigan niya. Asa naman ngayon? Nagulat lalo si Elise nang biglang magliwanag ang paligid. Nasa gitna siya ng garden kung saan napapalibutan ng lights. Sa bandang unahan ay nakatayo si Jack habang suot ang isang long sleeve na puti at khaki na shorts. Elise, hindi ko alam kung paano to sisimulan. Basta ang alam ko lang, unang dapo pa lang ang tingin ko sa'yo. Alam kong ikaw na. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit na ayaw mo sa akin. Eh ang gwapo ko naman. Joke lang. Gabi-gabi kong pinapanalangin na sana mabigyan mo ko ng pagkakataon na ibigin ka. Kahit konting interaksyon lang natin nun, masaya na ako. May mga sakit man na napagdaanan, pero unti-unti na yung hinilom ng panahon. Napakasaya ko na maging girlfriend ka, Elise. Pero magiging selfish na ako kung higit pa doon ang gusto ko. Elisa Freya Castor. Napaluhan na lang si Elise nang lumuhod sa harapan niya si Jack. Please marry me. Let me grow old with you and spend the rest of my life with you. Yes, Jack. Papakasalan kita. Mabilis na niyakap ni Jack si Elise sa sobrang saya at isang mainit na halikan ang pinagsaluhan nila. Hindi ko pa nami-meet yung parents mo. Okay lang ba sa kanila? At bakit naman hindi, iha? Ang ikakasaya ng anak ko ay ikakasaya rin namin. Unti-unting naglabasa ng lahat, pati na mga kaibigan niya, si Cedric at ang mama niya. Ma'am, yumuko si Elise bilang paggalang. Anong ma'am? Mama na, Elise. Daddy na rin ang itawag mo sa akin. Nga pala, sana yung balain natin. Andito ako! Teka lang, hinihingal ako. Ma, dahan-dahan lang! Suway ni Elise sa ina. Masayang-masaya ako sa iyo, anak. Sa inyo ni Jack. Biglang yakap ng ina ni Elise na ginantihan niya rin.
Halika na balae para mapag-usapan na natin kung ilang apo yung gusto natin. Giit ng daddy ni Jack. Pa! Suway naman ni Jack dito. O bakit? Eh dyan din naman tayo patungo. Napuno ng tawanan at saya ang mga tagpong yun. Habang abala ang lahat sa munting hinandang salo-salo, sila naman ni Jack ay magkayakap habang pinagmamasdan ng city lights mula sa ibaba. Dinala mo pa talaga mga magulang natin ha? Paano kung di ako pumayag na pakasalan ka? Alam kong di mo gagawin yun. Patay na patay ka sa akin eh. Yabang. Excited na akong tawagin kang Mrs. Stanford. Salamat Elise. At pinasaya mo ako. Pinapangako ko na papasayahin kita habang buhay. At bubuo tayo ng masayang pamilya. I love you, Jack. Salamat sa pagtitiis. Salamat at hindi mo ako sinukuan. Kasi worth it kang mahalin, Elise. Kaya hinding-hindi ako mapapagod. Kahit ilang habulan pa ang gawin natin, kahit itulak mo pa ako palayo, mahal na mahal kita, my future Mrs. Stanford. Yun ang istorya ng pag-ibig namin ng mister ko. Sa sobrang atat nga nun ay 2 buwan lang niya akong naging girlfriend dahil pinakasalan niya ako kaagad. Naging mabilis man, pero ang pagpapakasal sa kanya ang bagay na hinding-hindi ko pagsisisihan. Pagkukwento ni Elise sa 2 high school journalists. Ang ganda ng storya niyo, ma'am! Parang sa teleserye na From Enemies to Lovers. Ang swerte po ng mister niyo sa'yo. Napangiti si Elise. Mas maswerte ako. Salamat po ulit sa pagbabahagi niyo sa inyong kwento. Sorry po if naabala namin yung bonding time yung magpamilya. Sisiguraduhin po namin ipapublish namin to upang marami ring ma-inspire sa story niyo. Hanggang sa muli po, pagpapaalam ng 2 sa kanya. Mag-ingat din kayo. Kaagad na napatingin si Elise sa mag-ama niyang abala sa paglalaro. Napangiti lang siya na makitang gaano kasayang pamilyang nabuo nila ni Jack. Jackie? Mhar? Tumigil muna kayo sa paglalaro. Pawis na kayo. Suway ni Elise sa anak nilang masayang nakikipaghabulan sa alaga nilang aso. Mama, get me a pet dog din. Si Kuya Elmar kasi gustong sulohin si Aki. I want a dog too. Yung girl din po para i-braid ko ang hair gaya ng Barbie ko. Natawa na lang si Elise tsaka pinunasan ng panyo ang likuran ng anak tsaka nilagyan ng pulbo. Baby, di pwedeng i-braid ang hair ng aso. Pero mommy, gusto ko. Makulit nitong sabi. Sige, I'll buy you a pet. Pero promise mo sa akin na di mo i-braid yung buhok. Tumigil pa muna ang anak niya at cute na nag-iisip. Okay. Bumiti ulit si Elise at pinugpog ng halik ang anak. Uy, ba't kayo lang? Sali rin kami. Giit ng asawa niyang si Jack habang karga-karga ang anak nilang si Elmar. Kikis din kami. Patakbong sabi nito at nakanguso pa ang labi. Kiss kami kay mommy! Sigaw rin ng anak nilang si Elmar. Baby, nandyan na ang monster! Takbo tayo! Giit niya sa anak. Ah! Monster! Anong monster? Ang pogi naman para maging monster! Reklamo ni Jack. Monster pala ha? Pwes, uhulihin kayo ng monster na to at pupugpugin ng kiss sa leeg. Ready ka na, baby boy? Tanong ni Jack sa anak at kaagad naman itong tumango. Karga-karga ni Jack sa Elmar habang nakikipaghubulan sila kina Elise at Jackie. Puno ng saya at tawanan ang naging picnic nila. Tahan-dahan lang, baka magising sila. Giit ni Elise habang nilalagay ni Jack sa kama ang 2 anak. Oops! Bulong ni Jack nang maihiga niya ang 2 tsaka kinumutan at hinaplo sa mga buhok nito. Masyado silang napagod kanina, kaya nakatulog ka agad. Giit ni Elise habang isa-isang nililigpit ang mga laruan ng 2. Nagulat na lang siya nang mayumakap sa bewang niya. I love you, Mrs. Ko. Nakagusong giit ni Jack habang nakapatong ang panga nito sa balikat niya. Ba't naman naglalambing ang mister ko? Di mo na ba ako mahal? Ba't walang I love you too? Cute nitong sabi. Ang OA talaga. I love you more din po. Sagot niya at kinulong ang pisngi nito sa palad niya. Tsaka pinagkiski sa mga ilong nito. Para na talagang library itong kwarto ng mga anak natin. Giit ni Jack habang yakap-yakap niya pa rin si Elise mula sa likuran nito. Napailing na lang si Elise. Mahilig kasing magbasa ang mga anak nila. At dahil isang publishing company ang pinamamahalaan ng asawa, araw-araw itong may pinapaprint na libro upang dalhin sa mga anak nila. At ang sumusulat ng kwento na yon ay siya.
Simula nang ikasal sila ni Jack ay tumigil na siya sa pagtatrabaho at nag-focus na lang sa pagiging asawa hanggang sa magkaanak silang dalawa ni Jack. Ilang taon na pala ang nakalipas simula nang ikasal tayo. Hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon na asawa na kita at may anak pa tayo. Wika ni Jack. Sa araw-araw ba naman na pagtataray mo sa akin? Akala ko wala na akong pag-asa. Pero makulit ka eh. Pursigido ka. Kaya unti-unti mo rin natitibag yung pader ng puso ko. Salamat sa pagiging mabuting asawa at ama, Jack. Mahal na mahal kita. At hinding-hindi ako magsasawang mahalin ka. Pananatilihin nating masaya tong pamilyang binuo natin. Mahal na mahal din kita, Elise. At hinding-hindi magbabago yon. Dumaan man ang maraming taon. Sa buhay, may mga bagay na hindi agad natin nakakamtan. Nangangailangan nito ng iba yung pagsusumikap, pursige at determinasyon upang makuha ito. Sa kwento ni Jack at Elise, itinuro sa atin na ang pagmamahal ay nangangailangan ng pasensya at pagpupursige. Bagamat nagsimula sa pagkamuhi, ipinakita ni Jack ang kahalagahan ng pagiging matyaga upang patunayan ang kanyang pagmamahal kay Elise. Minsan mang nawala ng pag-asa, hindi sila sumuko at naghanap ng paraan upang magtagumpay sa pag-ibig. Sa dulo, itinatampok ang halaga ng pagtibay ng pag-ibig sa kabila ng mga pagsubok at pagkukulang. Wakas! Thank you po sa ating mga avid listeners. Kaya hi po dyan kay Ma'am Felisa Caseros from Zamboanga del Norte, Helen Joy Chavez ng Tacorong City, Sultan Kudarat, Luz Beminda Villamor from Barangay Manlilisid, Javier Leyte, Marivic Soriano from Saudi Arabia, at Juana Caballero from San Jose, Batangas. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating kwento ngayong araw. Hanggang sa muli, dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.